June 15. And nakita namin sa mga vlogs, may mga panindakan na ano, mga sabon. Ubus na yon, wala na? Bukas, meron na umix sa sabon bukas. Oh, saan mo ilalagay bukas? May order na yon. Ay, order na yon. Una ko siya nakita sa vlog ng isang kababayan nating Muslim. Dito sa Paranaque, si kalimutan ko yun. Si Muhammad ka na. Muhammad ka na. Di ba convert ka na? Convert ka na Muslim, di ba? Pero hindi ka talaga Muslim, convert lang. Actually po, yung mga kanununuan ko ay Muslim. Then ako po ay lumaki sa Christian community. Then in part of the roots, so I grabbed the opportunity to convert. Kasi nakita ko po talaga ang pagiging Islam sa aking paglalakbay. Ang gabay ni Allah ay patuloy. Ano yung pinaka main reason bakit ka bumiyahe from Mindanao to National Capital Region? Ipalinig sa ating Pangulo na sana lagdaan niya ang Anti-Elderly Abuse Act. Yan lang po yung purpose. Pirmahan niya lang po yung Anti-Elderly Abuse Act. Ang layunin ng Anti-Elderly Abuse Act, mabigyang proteksyon ng mga senior citizen laban sa mga pang-abusong tao. Kasi laganap na ngayon yung abandon na neglect eh. Yung mga natutulog sa lansangan ng mga senior citizen. Yan po yung ayaw ko na makita pa sa susunod ng mga henerasyon. Dahil masakit po para sa atin na Pilipino na makita tayong mga senior citizen na nasa lansangan. Kaya yan yung gusto ko sana na malagdaan din ng Pangulo. So kamusta naman yung mga ipinasa nyo ng mga dokumento? May mga result na rin po ba? Antay lang daw sa tawag. Kaya yun nga. May tumatawag sana ngayon, kaso yung cellphone ko nabasa. Kaya double kayo daw ngayon. Para bukas, napaayos ko yun. Ayan. Ano pala pangalan mo, Beth? Nel J po, Matunding. Nel J Matunding. Saan ka banda sa Mindanao? Bukidnon po. Bukidnon. Kababayan pala ito ni Ivan. Migs. Si Sir Migs. Ang layo mo pala, Senate no? Senate President ng Senado. Senado. So, hindi ka ba nag-ask ng tulong kay Senator Migs? Nagpaabot na din po ako ng letter sa kanya po. Kaya lang wala pang response. Wala pang response. May ba lang natanong ano? For the 2 years of service na binibigay ng Pangulong BBM, Bongbong Marcos, ano naman ang opinion mo sa mga nagawa niya o sa 2 years na paninilbihan niya? Ayan, sa akin lang, magpapasalamat na ako sa Pangulo na hindi niya talaga isinantabi din ng kwan, yung mga kwan ng senior citizen, yung kanilang mga sigaw. Isa na dyan yung karagdagang benepisyo na kanyang nilagdaan noong February. Na aside from senior citizen, anong masasabi mo sa kanya? For example, like ekonomiya natin, yung mga presyo ng bigas. Kasi minsan nakakalito yung presyo ng bigas eh. May mga part na sabi nila bumababa, may ilan din na sabi nila napakataas, napakamahal tulad ng Maynila. Sa aking experience lang sa about sa bigas, yung 20 na bigas na kanyang nasasabi, meron naman pong nagpapatupad kaso nasa kadiwa, sa grupo ng kadiwa, pero yung naka-display sa merkado minsan umabot ng 60, so sana naman ay huwag pa nilang pataasan palalo kasi ang ating mga community mahihirapan. Kasi yung kadiwa, hindi naman talaga nakaposisyon yung iba. Yung iba, minsan lang makapunta sa ganyang mga lugar. Rolling store lang siya. Kung may mga kadiwa man sa inyong mga lugar, well, be thankful na lang tayo dahil na naabot tayo ng kadiwa. Pero yung iba na hindi naabot ng kadiwa, ang hiling ko lang sana, huwag naman nilang pasobran yung pagmahal ng bigas. Sundin nila yung retail price na pinapatupad ng ating Pangulo. Tama. Pero do you think pwede kayang isakatuparan yung kadiwa lahat ng probinsya, no? Para naman lahat matikman yung mababang presyo, no? Nasa proseso din po kasi yan. Nasa proseso? Tayong kasi lahat naman po talaga ng implementation rules and regulation ay dumadaan talaga sa proseso. Kaya sa ngayon, ang komento ko na lang na sana bumaba pa talaga. Para naman guminhawa, lalo ang Pilipino. Kasi marami nang sumisigaw ngayon, nagugutom na daw talaga sila. Kaya yung iba, mas pinipili na lang nilang magkamote. Saging. Kasi yun na lang yung nakakaya ng iba. Kasi yun nga, mahal lang bigas. Yung iba, sumasabay din pag mahal. At
Tinga tubig ngayon, mahal eh. Since napag-usapan na lang din natin yung about kay President PBBM, ano naman masasabi mo sa, kasi nababasa natin sa social media, yung relationship nila ni Vice President? Sa akin lang, about kay Vice President at sa ating Presidente, sa kanilang part, okay pa rin sila. Walang laglagan. Tuloy lang sila sa pagiging unity. Tuloy lang sa pagserbisyo sa bayan. Unahin muna ang bayan. Pero napapabalita kasi na meron na silang gap at saka kumbaga yung may banggan sa kanilang may class sa kanilang dalawa ngayon. Wala po muna ako. Wala ka na balitan tungkol doon. Kasi sa akin na part, bilang party ng kabataan, sa akin na lang, sa mga nangyayari ngayon, huwag tayong magpapa-apekto. Kung hindi, magtulungan na lang tayo para magkaisa ang lahat. Pabor ka ba sa Chacha? Oh. Pabor ka ba sa Chacha? No to Chacha. Yes to ROTC. And sana ipasa ang Anti-Elderly Abuse Act. Yan lang po. Ilang taon ka na ba? 22 po. 22. Ang sa akin, huwag muna yung Chacha. Pukusan muna natin yung benepisyo ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga senior citizen. Kasi yung senior citizen talaga, hangat nila magkaroon ng proteksyon. Enough na daw yung benepisyo. Sobra na ang benepisyo na natatanggap nila. Pero yung proteksyon na kanilang inaasahan, hindi pa naisakatuparan. Kasi mismo yung benepisyo nila inaabuso. Hindi lang sariling pamilya, pati na rin yung umahawak ng pensyon. Bago nakakarating sa kanila, kulang-kulang na daw. Iwan ko lang sa ibang mga bayan, hindi naman lahat. Yung about sa ano, yung sa West Philippines, sinatinig mo na yan? Bilang parte ng kabataan, kami po mga kabataan, titindig kami na ang West Philippines Sea talaga ay ang hangad namin ay sana walang digmaan. Walang digmaan. Sa proseso, sa mabuting usapan. Mm-hmm. Ayaw namin mga kabataan na may gera kasi masakit. Maaapektuhan tayo lalo. Oh. Mas lalo pang mamahal ang ating mga pilihin kung mangyari man. So ipagdarasal natin na sana hindi matuloy ang mga ganyang mga digmaan-digmaan na yan. Tama. Kasi isang buhay lang tayo, napakalaga yun. Huwag tayong gumamit ng dahas. Sadaan natin sa mabuting usapan. Lahat naman madadaan sa usapan. In the legal process. In a legal process. Ayan. Thank you. Ano ulit ang pangalan mo, be? Nel J. Matunding. Ayan, Nel J. Matunding. Sa mga senior citizen, no? Huwag naman lahatin ang pagbigay sa mga apo, sa mga anak. Magtira tayo sa sarili natin. Dahil hindi lahat, sa lahat ng panahon, lahat ng mga senior citizen malakas. Hindi sa araw-araw malakas kayo, mga senior citizen. So dapat magtira kayo sa sarili nyo. Huwag puro bigay. Kasi yung mga kabataan ngayon, pwede yan silang kumita. Huwag kumasa sa mga matatanda. Dahil yung mga matatanda, umaasa lang yan sa pension. Umaasa lang kung mabibigyan ng mga anak. Kaya lang, yung mga anak minsan ay hindi na talaga inatubili yung mga magulang nila. Kaya ang paalala ko na lang sa mga anak na may mga matatanda pang magulang na inaalagaan, mahalin at respetuhin natin sila. Balikan ng pagmamahal na na-invest o yung sakripisyo na naiambag ng senior citizen nung panahon na sila po ay nasa sinapupunan pa lang ng kanilang magulang. Hanggang sila ay naluwal, ay sila po ay inalagaan. Kahit madapuan ng lamok, ay ayaw ng mga matatanda. Kaya this is the time na balikan natin ang mga matatanda sa pag-amuma, pagmamahal, at pagrespeto. Sana wala na ang maabusong mga senior citizen. Yan lang po.